and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Mga kapamilya, sa pagsalubong natin sa 2023, buong puwersa ang ABS-CBN News na nakatutok sa iba-ibang lugar para ihatid sa inyo ang mga paghahanda para sa selebrasyon ng bagong taon. Nakaantabay ang ating mga reporter sa EDSA Bus Carousel sa Monumento, Caloocan City, sa Luneta sa Maynila, gayon din sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Nakaantabay rin tayo sa Tagaytay City, Bukawe, Bulacan at Pasay City. Mga kapamilya, 7 oras na lang, goodbye 2022 at hello 2023 na. Marami pa rin humahabol mula man sa trabaho, pauwi ng kani-kanilang bahay o papuntang mga probinsya para makasama ang kani-kanilang pamilya. Sa pagsalubong sa bagong taon, isa sa dinagsa kanina ang istasyon sa monumento ng EDSA Bus Carousel. At live mula doon, nagpapatrol si Jeff Caparas. Jeff, marami pa rin bang pasahero sa bus carousel? Naku, Sen, nakikita natin ngayon dito, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kapamilya natin na hahabol sa kani-kanilang mga bahay para sa selebrasyon ng bagong taon. Pero napansin din natin dito, Sen, mas kakaunti na o halos wala na rin mga bus na pumupunta rin ngayon dito sa terminal. Pero kanina, Sen, hindi tumatagal sa pila yung mga pasahero dito sa Bus Carousel Monumento Station dahil mas marami yung mga bus na dumarating at agad na isasakay ang mga pasahero. Ang posibleng dahilan niyan ay maluwag ang mga kalsada ngayong araw at nakakabalik kaagad ang mga bus dito sa monumento mula PITX. Kahit bagong taon, Sen, 24/7 ang biyahe dito sa EDSA Bus Carousel. Ayon sa mga nakausap nating bus drivers, bibiyahe pa rin sila mamaya sa pagpapalit ng taon. Ang ilan nating kapamilya ay ngayon pa lang uuwi dahil humabol pa sila na kumita at magtrabaho ngayong araw. Nagtinda ako, kasi walang Tinda mo? Prutas, ayun yung tira ko, nagtila ako. Okay, yung po aking anak sa Bulacan. Okay. Isama ko po aking anak sa pagtinda. Oh. Haabol po kami ng bago tayo sa bahay, Kapite. Okay. Then bukas sa unang araw ng 2023, simula alas 5 ng umaga, may bayad na ang pamasahe ng EDSA Bus Carousel. Base sa fare matrix mula dito sa monumento hanggang PITX, aabot sa 75.50 pesos ang pamasahe. Samantala, Sen, sa mga dadaan sa Maynila mamaya, nag-abiso po ang Manila LGU na isasara sa mga sasakyan ang Jones Bridge simula mamayang 11:30 p.m. hanggang 12:30 a.m. para bigyang daan ng fireworks display ng lungsod. Kaya humanap to po muna kayo ng alternatibong ruta. Sen, sa kasalukuyan nga ay nakikita pa rin natin na umabot na doon sa kalapit na overpass dito ang pila ng mga tao na nag-aabang ng bus dito sa Monumento Station. Sitwasyon naman ng trapiko, Sen, ngayong araw ay nakikita natin na maluwag yung boat bounce ng EDSA. Sen. Maraming salamat at Happy New Year sa inyo, Jeff Caparas. Marami pa rin ang humabol sa pamimili ng medianoche ng pamilya at nakagisnang mga pampaswerteng prutas. Dinumugtuloy ang mga kadiwa store para makatipid dahil mas mababa ang presyo ng mga bilihin doon. Nagpapatrol Karen De Guzman. Ilang oras na lang bago tumawid ang taon sa 2023, dinagsa ng mga mamimili ang Kadiwa Store sa Quezon Memorial Circle para mamili ng medianoche. Hindi alintana ni Evangelina ang haba ng pila para makapamili ng panghanda ng pamilya. Mas mura kasi dito sa palengke kasi baka abuti na kami ng dalawang dito. Para sa aming mga mahirap, makabili kami kahit papaano. Mahaba rin ang pila para sa 170 pesos na kada kilo na sibuyas. Ayon sa Department of Agriculture, sagot na ng gobyerno ang kostas, kaya 170 hanggang 200 pesos na lang ang presyo ng kada kilo na sibuyas sa mga Kadiwa store. Isa si Nympha sa Matiyagang pumila para makatipid ng higit 500 piso sa sibuyas, pero limitado lang sa 3 kilo ang pwedeng bilhin ng bawat mamimili. Paliwanag ng DA, ito'y para mas marami ang makapamili.
Aminado rin ng DA na kahit naglabas ng suggested retail price na 250 pesos para sa sibuyas, wala pa rin mabibili sa ganitong halaga. Nakipagpulong na ang kagawaran sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG para maibaba na rin ang presyo ng mga ito sa susunod na taon. Base sa amin ding pag-iikot kasi mataas pa rin po ang presyo ng ating mga tindera dahil inuubos po nila ang kanilang mga stocks na nabili ng mahal. Nililink po natin ang ating retailers sa mga magsasaka na willing mag-supply ng halaga na kaya nilang ibenta at 250 pesos per kilo. Good news naman na yung mga umiikot sa mga bayan-bayan na nagpre-presyo ng 400, 380, eh ngayon eh ano na, 200 pesos na lang ang kuha nila. So siguro by tomorrow or this few days, mano-normalize na yung presyo at 250. Ayon sa economist na si Professor Emmanuel Leco, inaasahang patuloy na tataas ang presyo ng mga bilihin sa 2023. Kaya nararapat aniyang magkaroon ng sapat na ayuda para maituwid ang pangangailangan ng bawat pamilya. Sa kabila naman ng mahal na bilihin, nakaugalian na ng mga Pinoy na isama sa handa ang mga pagkain pinaniniwala ang pampaswerte tulad ng mga bilog na prutas. Pero mahirap ito makumpleto sa taas ng presyo. Kaya naisipan ng ilang nagtitinda na gumawa at magbenta ng Lucky Fruit Baskets na mas mura. Para yung mga customer, kumbaga ano yung rust, kukuha na lang sila, hindi na yung mamimili pa na isa-isa. Isang set na kagad. Sa halagang 500 hanggang 900 pesos, may isang dosena ang prutas na. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Isang countdown concert ang isasagawa sa Rizal Park sa Maynila bilang bahagi ng pagsalubong sa bagong taon. At live mula sa Luneta, nagpapatrol si Jervis Malahan. Jervis, marami na bang tao dyan sa Luneta? Yes, Johnson, dumadami na ang mga tao at excited na ang ating mga kapamilya na salubungin ang taong 2023 na puno ng pag-asa at saya. Marami sa mga nakausap natin dito kanina ay galing pa sa mga probinsya at dumayo pa dito sa Luneta para dito magbagong taon. Mga pamilya magkakabarkada at magkasintahan ang nandito para makisaya. Umambon pa kanina pero handa ang mga tao at nagdala sila ng mga payong at tent. Hindi naman lumakas ang ulan kaya tuloy ang selebrasyon. May concert dito simula mamayang alas 8 ng gabi, tampok ang iba't ibang mga banda. Tampok din dito ang fountain na may iba't ibang kulay. At syempre, mayroon ding countdown para sa isang fireworks display sa pagsalubong ng 2023 mamayang hating gabi. Mas maraming tao ang inaasahan ngayon kumpara noong isang taon dahil mas maluwag na ang COVID restrictions. May mga portalet naman dito at handa na rin ang mga basurahan para matiyak na malinis pa din ang pasyalan sa bagong taon. Nakausap natin ang mga tao at excited na sila na makisaya. Marami ang nagpunta ng maaga para makakuha ng maagang at magandang pwesto. Family gathering po. Galing po sila ng summer, so dito na kami nag-celebrate ng New Year. Wishes ng families matupad. Ito talaga yung tradisyon namin. Sana maging tagumpay ang 2023, malusog at wala na lahat yung mga COVID na yan. Yes, Johnson, bukas ang Luneta hanggang mamayang alauna ng madaling araw at maraming mga food stalls dito para sa ating mga kapamilya na dito na magme-media noche. Mula dito sa Luneta, maligayang bagong taon sa inyo, Johnson at Zen. Salamat, Jervis Manahan. Happy New Year! Ngayong huling araw ng taon, sa Tagaytay ang tungo ng ibang pamilya para doon sa lubungin ng 2023. Marami na rin ang namamasyal sa isang amusement park kasama ang mga kaibigan at kapamilya. Live mula sa Tagaytay City, nagpapatrol, Jeffrey Hernandez. Jeffrey, kumustang pagsalubong sa bagong taon dyan sa Tagaytay? Johnson, alam mo lahat, nakaabang na sa pagliwanag ng kalangitan dahil sa inaasahang engrandeng mga fireworks display sa iba't ibang bahagi nitong Tagaytay City. Pero habang naghihintay, todo banding muna dito sa amusement park ang mga magkakabarkada at magkakapamilya.
Dinagsa ang sikat na amusement park na ito sa Tagaytay City ngayong huling araw ng taon. Bukod sa malamig at preskong panahon sa Tagaytay, may bonus sightseeing at picture taking pa sa view ng Taal Volcano. Food trip naman ang inuna ng iba. Pero syempre, ngiti hanggang tenga at hiyawan to the max ang mga sumubok sa mga kapapat-kapanapan na big na rides tulad ng Vikings, Drop Tower at Zipline. Masaya ang mga namamasyal na makasama ang pamilya sa huling araw ng taon. Para ma-spend namin yung quality time ng family and stick together. We are very glad na pili kami ng ating mga kapamilya to celebrate their holiday season. We're very happy that they chose to stay here. Maaga naman ang naging pagdiriwang sa isang mall sa Marikina City kagabi. Palakpakan at hiyawan ang mga tao sa ingranding Pyro Musical Show. May pa-concert din. Kaya naman sulit na sulit ang holiday break, lalo na ng mga kabataan. Johnson, sa mga gustong mag-bonding at ma-experience din itong amusement park na ito sa Tagaytay City, bukas na sila muli ng 8 a.m. bukas, January 1, 2023. Kaya nako, huwag mo masyadong magpuyat ah. At nako, paalala po, magdala ng jacket. Napakalamig, Johnson. Maraming salamat at Happy New Year, Jeffrey Hernaez. Buwan naman ang sasalubong sa pagpasok ng 2023 ang big time na taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa mga taga-industriya ng langis, epektibo sa Martes, January 3, tinatayang maglalaro sa 250 hanggang 280 pesos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina. Sa diesel naman, 2 pesos at 10 centavos hanggang 2 pesos at 40 centavos at sa kerosene, nasa 280 hanggang 3 pesos per liter. Pagdating naman sa liquefied petroleum gas o LPG, bawas presyo ang aasahan ng mga consumer na aabot sa 3 pesos hanggang 3.50 kada kilogram na magsisimula bukas, Enero 1, 2023. Samantala, nag-anunsyo na rin ng Petron na magtatapyas ito ng 4 pesos at 20 centavos sa kada kilogram ng LPG. Ang auto LPG nito ay may bawas din na 2 pesos at 35 centavos kada litro na epektibo rin bukas, Enero 1. Patuloy ang pagsusumikap ng pamilyang Pilipino para makabangon sa kani-kanilang buhay. Nagpapatrol, Rod Macenas. Puno ng pag-asa ang mga Pilipino sa darating na taon. Ayon sa survey ng Pulse Asia, nasa 92% Filipino adults ang haharap sa bagong taon na may pag-asa. Likas na sa mga Pinoy ang magsumikap para sa pamilya. Gagawin ang lahat para maitaguyod ang kanilang buhay. Nagsusumikap po ako para sa aking pamilya. Inaayos ko po yung aking trabaho para tumugal po ako, para po may mapambili po ako ng maintenance kong gamutan. Sa 2023, ang wish ko po ay maging malusog yung aking pangangatawan para matuloy-tuloy po ang aking pagtulong sa aking pamilya. Araw-araw akong namamasada para may pagkain kami araw-araw. Sana sa 2023, bumalik na ang aming pamamasada para maging normal na ang aming kita. Meron akong karinderya. Ako po ay nagsisikap para sa aking pamilya at sa aking mga apo at para na rin sa aking sarili. Sa 2023, patuloy akong babangon, magsisikap, bit-bit ang bagong pag-asa at nang maiangat ko ang aking sarili at ng aking pamilya. Anumang hamon, kayang lampasan kung positibo ang pananaw sa buhay. Sa darating na taon, sa patuloy na sipag at syaga, makakabangon ang bawat Pilipino. Kapapasok lang pong malungkot na balita. Pumanaw na si Pope Emeritus Benedict XVI sa edad na 95. Ayon sa Holy See Press Office, binawian ng buhay ang dating Santo Papa sa kanyang tahanan sa Mater Ecclesia Monastery. Kamakailan lang ibinahagi ni Pope Francis ang paghina ng kalusugan ni dating Pope Benedict XVI at humingi ng dasal para sa kanya. Sa ngayon, wala pang ibang detalye sa funeral rites ng dating Santo Papa, pero inaasahang ilalabas ito sa mga susunod na oras. Biglang tumaas ang kaso ng mga biktima ng paputok sa Metro Manila
kasunod ng magkakahiwalay na insidenteng naitala nitong nakaraang magdamag. Kaya muling nanawagan ang Department of Health sa publiko na piliin ang mas ligtas na paraan na pagsalubong sa bagong taon. Nagpapatrol, Michael Delizo. Nagtamo ng paso sa mukha, braso at sugat sa dalawang mata ang isang babae sa Quezon City nang mabugahan ng sinindihang fountain. Siya ang unang kaso ng fireworks-related injury sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Sa PGH, may dalawang bata namang tinamaan ng boga at triangulo. Pag naputulan ng daliri yung bata, wala na, hindi mo na mababalik yung daliri niya. Kasi ano na yun, tanggal na yung function niya. So baka hindi na siya maging painter or hindi na siya maging computer, kasi kulang na siya ng daliri. Isa rin ang naputukan ng sinindihang bawang sa Tondo Medical Center. Pero ayon sa ospital, mas marami ang dinadalang trauma cases dahil sa saksakan at barilan. Alam po naman ninyo itong area namin, masyadong matahimik dito. Sa Tondo po ito. Ayon sa datos, ang Metro Manila at Western Visayas ang nagtala ng pinakamaraming kaso ng fireworks-related injury sa bansa. Sa kabuuan, pumalo na sa 52 ang mga naitalang fireworks-related injuries mula December 21 hanggang alas 6 ng umaga ng December 31. Nangungunang dahilan ng injury ang mga ipinagbabawal na paputok tulad ng boga, 5-star at super lolo. Ayon pa sa DOH, posibleng mahigitan ang 128 na kasong naitala noong salubungin ang 2022. Inasaan namin na mas mataas ngayon. Kaya nga, ito ay last minute appeal. Hanggang maya, papaulit-ulit. Ulang na lang, magdasal kami na umulan para mabawasan yung gagamit ng paputok. Ngayong Sabado, nag-ikot ang DOH, PNP, BFP at MMDA sa mga ospital para tiyakin ang kahandaan sa pagtugon sa mga pasyente. Ito yung mga gamit na nakahanda dito sa East Avenue Medical Center para gamutin o putulin yung bahagi ng katawan ng mapuputukan kung kakailanganin. Nakahanda na rin yung kanilang mga operating room. Marunong kayo magbilang, 10. Kaya dapat bukas, 10 pa rin yan. Kompleto. Iwas paputok po, maligayang at masaganang bagong taon para sa ating lahat. Bagamat tiniyak ng mga ospital na handa silang tugunan ang mga posibleng masugatan bunsod ng paputok, umaasa pa rin sila na pipiliin ng marami na salubungin ang 2023 sa mas ligtas na paraan. Michael Delizo, ABS-CBN News. Masigla na ulit ang bentahan ng paputok sa Bukawe, Bulacan ngayong bisperas ng bagong taon. Live mula roon, nagpapatrol Rafi Santos. Rafi, ilang oras na lang salubong na ang tanong, may mabibili pa ba? Yun ang nagiging problema dito dyan. Ano? Maraming gustong bumili kaso limitado rin yung mga stocks ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Ayon nga sa industriya na dahil marami rin ang nagbawas ng kanilang stocks at mahirap ding bumili ng paputok. At dito nga sa Bukawi, medyo may kamahalan na rin yung presyo ng mga paputok sa ngayon, Zen. Kaya kahit yung mga iba nating kababayan, pikit mata na lang, matuloy lang yung kanilang nakagulayang tradisyon tuwing magbabagong taon. Baka mas makakamura ngayon eh. Baka makakingi kami ng tawad. Kanya-kanyang tawad ang mga mamimili sa tindahan ng paputok. Higit doble kasi ang tinaas ng presyo ng mga ito kumpara noong isang taon. Pero kahit mas mabigat sa bulsa, sabik pa rin ang taong salubungin ng bagong taon nang may paputok. Tumatawad niya ako, hindi makatawad eh. Kailangan pa rin eh, syempre pang taboy din ng malas at saka pang welcome ng New Year. Nagpapasalamat ang mga nagtitinda ng paputok dahil kahit papano, bumalik ang sigla ng industriya na nalugmok dahil sa pandemya at pagbabawal ng gobyerno. Kino-compare namin lagi sa sibuyas na magkano po ang sibuyas noon at ngayon. So they just laugh it out pag sinabi namin para lang din pong sibuyas ang paputok. And they take it very lightly na still the happiness of buying fireworks ay naandyan. Kaya doon po kami nagpapasalamat sa kanila. Dagdag pa ni Alapide, nagkakaubusan na ng ilang klaseng paputok tulad ng aerial fireworks dahil kakaunti lang ang supply nito. Isa ring dahilan kaya nagdoble ang presyo ng mga paputok ay dahil na rin sa kakulangan ng raw materials galing abroad. Ang kwitis, halos 100% ang tinaas ng presyo.
maging ang fountain at sinturon, mataas na rin ang presyo. Tuloy-tuloy naman ang kampanya ng PNP laban sa mailegal na paputok. Sa Quezon City, 800,000 halaga ng paputok ang sinira ng QCPD ngayong araw bilang pagtalima sa city ordinance na nagbabawal dito. Sa Davao City, 20 dekada ng pinagbabawal ang paputok, kaya patok doon ang alternatibong pampaingay gaya ng mga torotot. Sa Ilocos Norte, halos 100 ang nakumpiskang boga mula sa iba-ibang bayan sa lalawigan. At sa Balanga City sa Bataan, inilunsad ng Bureau of Fire Protection ang isang tinatawag na festive fire truck para magbigay saya at babala kontra sunog ngayong bagong taon. Bukod sa mga pailaw, may mga parol ding nakapalibot sa truck na may built-in sound system pa. Zen, inaasahan hanggang mamayang gabi ay magpapatuloy ang dating ng mamimili ng paputok dito sa Bukang. Zen. Rafi, ang alam ko yung bentahan ng paputok ay nasa gilid lang no, ng expressway sa Bukawe exit. Anong napansin mo sa lagay ng trapiko? Manaka-naka yung traffic. Ano? Kanina kasi may mga sasakyan dito na tumitigil sa gitna ng kalsada at hindi nagpaparada sa mismong parking area. So pinapaalis sila ng mga enforcers dito. Pero bukod doon naman ay hindi ganoon karami yung volume ng mga sasakyan. Sabi nga nung mga nagtitinda din, kumpara nung manakarang taon, syempre mas maganda dahil sa pandemic at pagbawal ng gobyerno. Pero ngayon kasi hindi pa rin daw talaga totally nakakabawi yung industriya. Kaya hindi pa natin makikita yung volume na nakikita natin bago magpandemya. Zen. Okay, maraming salamat at Happy New Year sa buong team ninyo, Rafi Santos. Binaha ang bahagi ng bayan ng Magdiwang sa Sibuyan Island, Romblon sa bisperas ng bagong taon. Ayon kay Magdiwang MDRRMO Head Roland Paniagua, bumuhos ang napakalakas na ulan Biyernes ng gabi, kaya umapaw ang mga ilog ng Patuo at Dulangan. Kabilang sa binahang lugar ang mga barangay ng Dulangan, Tampayan, Hausan, Agutay, Ambulong at Ipil. 70 pamilya ang apektado. Sinagip ang magsasakang natrap sa baha, pero namatay sa baha ang 12 baka, 3 kalabaw at 2 kambing. Nagabi, biglang lakas ng buhos ng ulan, mga alas 10. Tapos tumigil ng konti, tapos balik uli siya ng mga alas 12 hanggang alauna. So, sobrang lakas. Hindi siya katulad ng mga ulan dati, may mga LPA. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap sa 2 menor de edad at isang lalaking natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Don Salvador Lopez sa Mati City, Davao Oriental. Maaaring magdeklara ng indefinite suspension ng retrieval operations, lalo't mapanganib para sa rescue team. 4 ang namatay sa landslide na nangyari noong Miyerkules. Isa rin sa mga paboritong puntahan ng ating mga kababayan ang Quezon Memorial Circle na hindi nauubusan ng aktibidad sa pagsalubong sa bagong taon. At live mula sa Quezon Memorial Circle, nagpapatrol si Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan sa Quezon Memorial Circle? Marami bang tao? Johnson, nagsisimula lang ang dumami ang mga tao rito sa Quezon Memorial Circle. Ang sabi ng ilan na sa mga nakausap ko kanina ay ito pa rin ang isa sa mga paborito nilang lugar na puntahan para salubungin ang bagong taon. Bukod kasi sa maluwag ang parke, marami ding pwedeng gawin dito gaya ng food trip, picnic, maglaro at sumakay sa samot-saring rides. Halos back to normal na nga ang dami ng tao rito. Dagsa ang magkakapamilya at magbabarkada. Mula nang tumama ang pandemya, ito ang unang beses na naging maluwag ang COVID-19 health protocols sa Metro Manila. Kaya sinusulit ng mga namamasyal ang oras na kasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay para salubungin ang 2023. Isa ang Quezon Memorial Circle sa 6 na lugar sa Quezon City kung saan maaaring manood ang publiko ng fireworks display matapos ipagbawal ng lungsod ang paggamit ng paputok sa mga residente nito. Mas magarbo siguro ngayon dahil dati pandemic, ngayon medyo maluwag. Siguro ngayon mas magarbo, mas maraming fireworks. Fireworks inaabangan namin. Wish sana good health sa lahat. Tsaka wala na talagang pandemic kasi zero na. Makabangon na talaga tayo lahat. Maganda yung mga fireworks. Yun ang inaabangan namin. Hindi kami naghanda kasi sobrang mahal ng mga bilihin. Pagod ka pa, di ba? So mag-celebrate na lang. Dito na lang kami kakain.
Johnson, kahit bawal ang paputok ay hindi naman nawala ang excitement ng mga tao dito sa Quezon Memorial Circle. Sa katunayan niyan, mabenta ang mga pampaingay gaya ng torotot dito sa mga tao dito sa parke. At bukod nga dyan sa magarbong fireworks display, mamaya ay inaabangan na rin ang mini-concert dito na pangungunahan naman ng bandang Silent Sanctuary. Yan ang sitwasyon dito sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Happy New Year sa inyo sa studio, Johnson. Maraming salamat, Nico Bagsik. Happy New Year! Kabi-kabila ang parties at libreng concert ngayong gabi gaya sa isang mall sa Pasay City. At live mula roon, nagpapatrol MJ Felipe. MJ, paano ang setup ng party dyan? At sino-sino ang mga inaasahang magpe-perform? Zen, bigatin ang lineup ng mga performers ngayong gabi. Kabilang dyan ang bandang Sponge Cola, ang kapamilya singer na si Darren Espanto, at of course, ang pangmalakasang P-pop group na SB19. Alam mo, kanina Zen, naabutan pa namin si Darren na nagre-rehearse para sa kanyang performance at nakaschedule siya mamayang 10:30 p.m. Street party ang setup ng selebrasyon dito. Dalawang lanes ng Seaside Boulevard ay sinara para sa inaasahang dagsa ng napakaraming tao mamaya. Pasado alas 6 ng gabi kanina, nang simulang magpapasok ng mga fans para maaga silang makapwesto. At ngayon nga, kasama ko na ngayon dalawa sa mga early birds na nandito ngayon sa street party ay sina Jenny at si Erica. Happy New Year! Happy New Year po! Okay. Bakit nyo dito, bakit kayo nag-decide na dito mag-celebrate ng New Year, Jenny? Actually po, kahapon pa birthday ko and I want to celebrate with my friends and also SB19! Wow! Okay, Erica, sa lahat ng mga performers tonight, kanino ka pinaka-excited? SB19 po! Wow! Connect! Forever 18! Thank you po! Love you, Ken! I love you, Stan! I love you daw still. Alam mo, dalawa lang sila sa napakarami ng mga 18s na nandito. Maraming salamat and Happy New Year! Thank you! Alam mo, bukod sa mga performances, inaabangan din dito yung fireworks display. So from 7 to 9pm ay magkakaroon ng mga teaser fireworks display. 9pm magsimula ang programa at pagdating ng 12 midnight, 10-minute fireworks display ang mapapanood ng mga pupunta rito. Kaya yung mga naghahanap pa ng party place for tonight, pwede na kayong pumunta rito, humabol habang may mga meron pang mapapwestuhan. At yan ang latest mula dito. Balik sa iyo, Zen, and Happy New Year! Okay, so MJ, tuloy-tuloy na yan. Pamormingan na, kumbaga. Wala nang uwian to, Zen. Talagang dire-diretso na kami dito. Pati yung mga kasamahan kong cameraman, wala na. Hanggang mamaya, dito na kami mag-celebrate ng New Year. Alright, enjoy. Maraming salamat at Happy New Year sa inyong lahat dyan, MJ Felipe. O paano? Party na. Paano? Punta tayo din, ha? Sunod tayo. Ingat ha, enjoy. At yan ang mga balitang nakalat namin sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 5 oras na lamang ho, Pasko na. 2023 na. Happy New Year po mga kapamilya. Sa ngalan ni Alvin El Chico, ako si Johnson Malabat. At ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod para sa inyo. Saan man sa mundo, naway maging masagana, ligtas at pasaya ang 2023 para sa ating lahat. Abangan niyo po mamaya ang salubong 2023, the ABS-CBN New Year Countdown. Happy New Year!